times, grabe, may natanggap kaming sex. Meron po kaming isang patient na binibigyan lagi ng eto complete tsaka nung vida. Siya po, nakaratay ng ilang days na po and then pinalabas na po siya ng hospital. Kasi sabi ng doktor, hindi na daw po siya mabubuhay. So, natanggap po namin yung text na yun. Sobrang grabe ang sarap sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung parang ginawa kang instrument ni God para mabigyan ng another life yung isang bata. Grabe talaga, hindi po talaga makapaniwala. So, nabigay ng complete tsaka ng vida. Ito po pala si Nanay and si Nonay Joshua. Siya po yung sinasabi ko kanina na gumaling po sa product natin si Inglobay. Nay, okay lang po ba? Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung nangyari before po siya. Paano po nag-umpisa yung sakit niya? Nag-umpisa yung May 31. Naano siya nung kasi ano, ulan. Tapos kasakit siya ng ordinaryong lagnat. Tapos kinrequest kami sa hospital sa city. Pag-refer sa amin doon, sabi nila, ang meningitis daw sa mga laboratories, CT scan, dalawang disease yung CT scan, ultrasound, x-ray, yung findings nila, hindi pa nila alam na hindi lang ordinary yung meningitis, TB meningitis, kasi dinala pa daw doon sa Maynila, kasi parang nahirapan sila magkamot. Generated kami, linagay kami sa, ano, sa ICU. Sinabi na sa amin ng mga doktor na July 15, sabi nila parang wala na daw lunas. Sabi nila, yung isa na lang yung gawin nila yung operahan sa utak. Sabi ko sa doktor kung ilang porsyento na mabuhay siya. Sabi ng mga doktor, walang kasiguraduhan na mabuhay. Kasi parang hindi na nila kaya yung lahat ng mga antibiotics nilagay na. Kasi probin, mahal. Sabi ng asawa ko, huwag na lang butasan. Kasi kung anong ibigay sa amin ni God, tanggapin na lang namin. Buhay man kung matang siya. Sabi ng doktor, mapirma lang kami kung lalabas kami. Kasi hindi na gumaling lumabas kami. Pwede namin sige pagpirma. So, tanggapin na lang namin kung ano ibigay ni God kung mamatay mo. Kasi wala na kami yung choice. So, nung mga ilang weeks ko kayo sa hospital? 46 days. Sa 46 days yun lang talaga nangyari? Walang nangyari. Mga malapit half million yung gastos. Tapos, nung nakalabas ko kayo ng hospital? Paglabas namin ng hospital, saka si Ma'am Arlene. Nakita kami sa doktor, sa clinic. Sabi niya, maniwala ko hindi. Sabi ko, sige, punta kayo sa bahay. Yung video po ni Ivy, yung gumalingin sa meningitis. So, doon po kayo na nabuhayan ulit ng kakasa. Sabi ko, gumaling niya. Kasi, yun po, sobrang nakakatapak talaga ng puso. Sobrang, nung nabasa po namin yung text mo, sobrang, yung mga balahibo namin, as in. Kasi, first time po talaga namin na, kasi hindi namin ina-expect tala, grabe yung, ano niya eh, yung nakita namin yung una pa talaga pagpunta sa bahay. Sobrang, di ba yung ano niya talaga siya, sobrang payat na. Yung mga nerves po, hindi na siya pumagalaw. Tapos yung tuhod niya, hindi na din ma-stretch. Ano po yung unang ininom niya? Yung complete times a day. Pag inom niya ng complete na 3 times a day, yung mga nerves niya, parang nagkagalaw. Yun ang tingnan ko yung magalaw. Kasi sabi mo, mga 2 weeks, tingnan ko yung mga nerves niya kung nag-ano, magalaw. Tapos, so within 2 weeks lang po, ng complete, gumalaw na po yung mga nerves niya. Hindi niya naubos yung isang box lang. And then yung ano po, itong bida. Yung bida, yung isang sasib, dalawang baso. Yun lang yung namit ng anak ko yung bigay ng kapatid niya. After po nung ano, after nang gumalaw na yung mga ugat niya, ano po yung next improvement? Gumagalaw na yung mga katawan niya, yung tuhod niya na hindi niya ma-strip na. Yun ang nakita ko yung pangalawang improvement niya. At saka,
naka-ano na siya, nakaupo. Nakaupo rin siya, makaupo. So, total po, mga ilang weeks at parang gumaling na talaga siya? 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Ito lang po na yun. Salamat una sa lahat sa kay God. Binibigyan niya ang pangalawang buhay, yung anak ko, at saka sa instrumento niya ng mga nagpunta sa bahay, si Ma'am Angel, si Ma'am Arlene, at si Ma'am Girly, at saka si Sir Edwin yan. Salamat sa kanila at sa Team Kids, sa Bida, at sa mga Alliance, in Global Alliance. Salamat sa lahat.